ay pagsasama-sama sa pananalangin, sa salita ng Diyos. Amen. Sa pagpapasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Wala po tayong ibang gagawin at ibang hangad kundi maitaas ang Panginoon. Ano man mga kapatid ang ating gagawin, ang Diyos po maging sentro sa gabing ito. Ang salita niya mga kapatid, asahan natin na meron pong amen, pagpapalang hatid sa atin sapagkat hindi daw ito babalik sa Diyos ng walang bunga. Kaya po sa gabing ito ay atin lang pong ibigay ang oras na ito para sa ating Panginoon. Ano man po ating ginagawa ay atin po munang isang tabi at atin pong samahan ang Panginoon. Hallelujah sa atin pong gawain, sa panalangin, amen, sa pakikinig ng salita niya. Ito po ang atin po mga kapatid na oras na ginawa ng Diyos. Sabi nga ito'y oras ng panalangin. Kaya po, hallelujah, ang Panginoon po ay nananawagan sa ating lahat, mga anak ng Diyos ng Alaminos, Laguna. Tayo po mga kapatid ay muling maging binigkis sa salita ng Panginoon sa panalangin. Let us be a chain of prayer mga kapatid para po sa katagumpayan. Amen ang gawain niya at sa katagumpayan din ang atin pong mga answered prayer. Praise God. Purihin po ang ating Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat. Maaari po bang mga kapatid na tayo muna ay hallelujah, ngumiti ng may galak sa Panginoon sapagkat amen. Hello. Amen. Hello everyone. Good evening. Amen. We are so excited. This coming Sunday ay tayo po ay 100% na sa attendance. Kaya kami po ay natutuwa mga kapatid na parang gusto na namin hatakin yung araw para po makasama namin kayo sa pagpupuri po sa ating Panginoon. All is welcome on Sunday. Sana mga kapatid din natin mamiss ang Sunday dahil di po natin alam mga kapatid ang mangyayari sa mga susunod na araw. Pero let us mga kapatid, sabi nga spoiled the day of the Lord is coming Sunday and let us, hallelujah, greatly rejoice, greatly praise Him. Ibigay natin sa Panginoon ang buong kagalakan para papurihan siya. Amen. At huwag po natin itong mamiss. Atin pong ihanda ang sarili natin, mga kapatid, sapagkat naniniwala ako, may pasabog ang Panginoon sa darating na linggo. Praise the Lord. Amen. At sa muli ay tatawagin ko po si Brother EJ at Sister Kim para pangunahan po tayo sa awitan. Hallelujah. I will give all the chance sa kanila, mga kapatid. Praise God.
Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord God. Praise your name. Praise your name, O God. Hallelujah. Amen. Sa oras na ito, mga kapatid, I would like to request Sister Maricel Navarez, amen, to lead us in the word of prayer on our opening, mga kapatid, today, tonight. Sister Maricel. Praise the Lord, mga kapatid. Tayo pong lahat ay manalangin sa pasimula po ng ating pong gawain. Praise God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. God, hallelujah. Sa oras pong ito, Panginoon, kami po ay minsan pang lumalapit sa iyo sa oras pong ito, Panginoon. Kami po sama-sama po na nagpapasalamat, Panginoon, sa buong maghapon, Panginoon, na pinagkaloob po sa amin. Ikaw po, Panginoon, ang siya nag-ingat. Ikaw po ang siya nag-protection sa bawat isa sa amin at gumabay sa amin, Lord. Salamat sa lahat ng pagpuprovide mo sa amin sa araw-araw, Panginoon. Amen. Sa lahat na dumaan ang aming buhay, Panginoon. Hindi mo po kami pinabayaan, Panginoon. At salamat sa oras pong ito, Panginoon, na kami po ay may pagkakataon pa na kami pong sama-sama mag-aaral, Panginoon, ng iyong mga salita. Makikinig ng mga Thank salita. Thank you, Jesus. Hallelujah, nawa, Panginoon. Hallelujah, sino man nagagamitin mo sa gabi pong ito, Panginoon. Itago mo siya sa iyong likuran, Panginoon. At siya po, Panginoon, ay maging bibig na pagpapala, Panginoon. Daluyan ang pagpapala sa bawat isang makikinig, O God. Yes, God. Ito, Panginoon. Alam mo, Panginoon, hallelujah, na kami po, Panginoon, ay nanghihina, Panginoon. Alam mo kami, Panginoon, minsan nagkukulang ng pananampalataya, Panginoon. Pero sa oras pong ito, Panginoon, hallelujah, salamat, Panginoon. Amen. Abilya po, Panginoon, ang salita mo, Panginoon, na handa magpalakas sa bawat isa sa amin, handa magbigay ng pag-asa sa amin, Panginoon, at handa magpapatatag ng amin po mga para ng palataya sa iyo, Panginoon. Lord God, hallelujah, sa gabi pong ito, Panginoon, hindi po hadlang ang pagiging online ng service na ito, Panginoon, ang gawain mo. Yes, God. Hallelujah, sapagkat ikaw ay Diyos na Espiritu, Panginoon, at ikaw ay nasa lahat ng dako, Panginoon. Kaya naniniwala kami, Panginoon, na may kapangyarihan ka, Panginoon, na makakilos, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, na nakikinig at naka-online sa oras ng ito. Lord God, sa gabi pong ito, pagpalain mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga espiritu ng bawat isa sa amin, O God. Hallelujah. Lord Jesus, ipinagkakatiwala namin, Panginoon, ang lahat ng aming gagawin, Panginoon. At ang lahat po ng kapurihan ay tanging sa iyo lamang, Panginoon. Hallelujah. At nag-iis ng pangalan, Panginoon, ito po ang samo at dalangin. Amen, amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We give you honor, Lord. We give you praise. Hallelujah. Amen. Before I call our exhorter sa gabi nito, our speaker tonight, ay nais ko lang pong magbanggit ng isang talata sa Bible para po atin pong maging, sabi nga, energy o atin pong it gets our motor going sa atin pong prayers, mga kapatid. Amen. In Acts chapter 10, verse 4. Acts chapter 10, verse 4. Amen. Gawa, chapter 10, in 4. Sabi po diyan, ito po ay tungkol kay Cornelio. Si Cornelio po, mga kapatid, Cornelius, na, amen, na isa pong taong matuwid. Amen. Siya po ay gumawa ng katuwiran sa harapan ng Panginoon. Ngunit, amen, kulang pa, mga kapatid, ang kanyang ginawang effort, mga kapatid. Kulang pa ang ginawa ng kanyang pananampalataya. Kaya sa oras na ito, sabi dito sa verse 4, at siya sa pagtitig niya sa kanya at sa pagkatakot niya ay nagsabi, sabi niya, at siya sa pagtitig niya sa kanya at sa pagkatakot niya ay nagsabi, ano ito, Panginoon? At sinabi niya sa kanya, ang mga panalangin mo at ang iyong mga paglilimos ay nangapailang lang na isang alaala sa harapan ng Panginoon. Amen. Si Cornelius po, mga kapatid, na hallelujah, lahat ng kalooban ng Diyos ay kanya pong ginawa. Ang kanya po, mga kapatid, mga gawa ay, amen, naging isang, sabi nga, ay memorial o isang alaala sa harapan po ng Panginoon. Okay. His prayer was a memorial prayer. A memorial prayer na, amen, sa kanya pong ginawang hain, mga hain, mga kapatid, na katuwiran, amen, ang Diyos po, mga kapatid, ay nalugod sa kanya. Ngunit, alam naman natin, sa kwentong ito ay kailangan pa ni Pedro ang pumunta sa bahay ni Cornelio para po maganap, mga kapatid, ang buong katuwiran ng Diyos. Hanggang sa sila ay tumanggap ng Holy Ghost
at hanggang sa sila ay mabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ngunit ang hallelujah, ang napakaganda po mga kapatid na halimuyak sa trono ng Panginoon ay ang memorial prayer ni Cornelius. Na sa kanya po mga kapatid pagpapagal manalangin, nakaabot po sa trono ng Panginoon at naging po ito isang pumapailang lang na alaala sa harapan ng ating Panginoon. At nawa ay ganun po ang ating mga panalangin sa gabing ito mga kapatid. Let our prayers become a memorial prayer of God. A memorial prayer to God. Na hindi po mga kapatid maging baliwala, kundi ito po ay maging isang mabangong samyo sa harapan ng Panginoon. Na ang atin pong mga panalangin ay maging alaala, maging memorial sa harapan po ng Panginoon. Na hindi po niya ito kayang kalimutan o kayang tanggihan sapagkat ito po ay humahalimuyak sa harapan ng trono ng ating Panginoon. Mga kapatid, hallelujah, as we dig our prayers tonight, hallelujah, sa atin pong gawain, habang tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos, nawa po buuin natin ang ating kalooban, ang atin pong mga panalangin ay maging alaala sa harapan ng Panginoon. Maging isang mabangong samyong hahalimuyak sa harapan ng Panginoon at ito ay hindi kayang tanggihan ng Panginoon. As we are going to hear the word of God from God's servant, ay nawa po mga kapatid, let us offer the Lord the sacrifice of our prayers and let our prayers mga kapatid become memorial in the throne of God. And by this time I would like to call Brother Janiel Navarez sa atin pong hallelujah pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Bibigay ko pong lahat sa kanya ang pagkakataon. Brother Nel. Amen. Isang magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. At ako po ay nagagalak dahil minsan pang ako ay ginamit ng ating Panginoon upang magbahagi ng kanyang mga salita. Salamat sa ating Panginoon dahil tunay nga na kumikilos siya sa buhay natin. Nararamdaman natin yan. At sa kabila ng mga nangyayari sa ating kapaligiran ay patuloy ang Diyos na nagbibigay ng mga bagong bagay sa atin mga kapatid. Salamat sa ating Diyos mga kapatid dahil nararamdaman natin buhay siya sa ating mga buhay mga kapatid. Talagang ang pagkilos niya mga kapatid ay hindi matatawaran sabi natin. Amen. Kung tayo po may mga Bible mga kapatid, buksan po natin sa aklat po ng Mateo. Matthew chapter 26 mga kapatid. Reading from Matthew 26:38 mga kapatid. Sabi rito mga kapatid, sundan niyo po ako, babasahin ko po. Matthew 26 verse 38. Nang magkagayoy sinabi niya sa kanila, namamanglaw na lubha ang kaluluwa ko hanggang sa kamatayan. Mga tira kayo rito at makipagpuyat sa akin. Amen. Isa pa po mga kapatid, Jeremiah 29 verse 11. Amen. Babasahin ko po mga kapatid sa Jeremiah 29 verse 11. Sabi dito, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo. Amen. Sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan. Upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Amen. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Amen. Sa pagkabasa po ng salita ng ating Panginoon. Amen. Dakilang Diyos, sa oras na ito, narito kami sa iyong harapan. Pagsasaluhan namin, Panginoon, ang anumang bagay na inihain mo sa amin. Naniniwala ako, Panginoon, anumang mensaheng nakalaan sa oras na ito. Naniniwala ako na ito ang kalooban mo, ito ang ninais mo na mangyari sa amin, Panginoon. At ipahayag sa amin. Naniniwala akong ito'y makadadagdag sa amin, sa aming kaalaman, magtuturo sa amin, Panginoon, ng mga bagong bagay upang magamit namin habang kami naglilingkod sa iyo. At dakilang Diyos, patuloy ko rin inilalapit sa iyo na buksan mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso. Bigyan mo kami ng mapagtanggap na puso upang ang lahat ng mga salitang ipararating mo, nawa ito'y maging silbing kalakasan ng bawat isang nakadalo sa oras na ito. Dakilang Diyos, minsan pa ibinibigay ko sa iyo ang lahat-lahat. Panginoon, itago mo ako sa iyong likuran at ang kaluwalhatian mo, Lord God,
ang siyang makita at maramdaman namin sa aming kalagitnaan. Dakilang Diyos, sa iyo lahat ng kapurihan at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Sa gabing ito, mga kapatid, amen, ang atin pong pag-uusapan ay tungkol sa loneliness o kalungkutan. Amen? Kalungkutan, loneliness. Sabi nga doon sa ating binasa sa Matthew chapter 26 verse 38, amen, kahit po si Jesus, amen, take note, inyo pong tandaan dito sa binasa natin sa chapter 26 ng Mateo. Sa verse 38, sabi nga, kahit po si Jesus Christ ay nalungkot. Amen? At wala pong makakaligtas sa kalungkutan. Amen? Lahat po tayo ay dadaan sa stage na to. Kalungkutan. Sabi nga, marami pong dahilan kung bakit tayo nalulungkot. Amen? But talagang habang pinag-aaralan ko yung bagay na ito, ay naisip ko na meron din naman palang magandang bunga ang kalungkutan, mga kapatid. Maganda rin bunga itong kalungkutan dahil sa, pag nalungkot ka, ay maghahanap ka. Amen? Diba? Ganun yun tayo. Kapag nalulungkot ka, tulad ngayon, narito tayo sa gawain ng Diyos. Amen? Nalulungkot ka dahil anong, may problema ka. Amen? Meron kang hinihiling sa Diyos na gustong gusto mong matupad. Amen? Pero nalulungkot ka dahil hindi mo alam kung paano mo gagawin, makukuha, at umahanap ka ng paraan para makamit, makuha ang bagay na ito, mangyari ang bagay na ito. Kaya nga, nandito tayo, umaattend tayo ng ganitong gawain, at sabi yung iba nga, nagbabaka sakali na kung ano may matupad ang kanilang mga kahilingan. At yung kalungkutan, mga kapatid, part na po ng buhay ng tao yan. Amen? Huwag mong maidadahilan na bakit ako lang ang nakakaramdam ng ganitong bagay, ganitong pakaramdam, yung feeling na ikaw ay nag-iisa, feeling na ikaw ay parang abang-aba, aping-api, nalulungkot ka dahil wala ka talagang magawa. Amen? But think on a positive mood. Yung sa magandang bagay mo tingnan. Huwag mong tingnan yung pangit. Amen? Kasi pag tiningnan mo yung pangit, alam niyo mga kapatid, kapag ka minuni-muni mo o yung talagang yung kalungkutan ay ipinasok mo sa isip mo, sa puso mo, alam niyo kung anong mangyayari? Amen? Karamdaman. At not just spiritual na karamdaman, physical ang unang mangyayari sa iyo. Karamdaman, mga kapatid. Magkakasakit ka. Ano bang nagiging dulot ng kalungkutan? Amen? Nalulungkot ka. Pag nalulungkot ka, nade-depress ka. Una dyan, sasakit ang ulo mo. Amen? Hindi ka makakatulog. At kapag hindi ka nakatulog, anong mangyayari sa'yo? Mapupuyat ka. At kung nangyari yan, araw-araw na ganyan, anong mangyayari? Tataas ang presyon mo. Amen? Magbabago ang sirkulasyon ng katawan mo. Amen? At talagang mahirap, mga kapatid, kapag ang kalungkutan, natalo ka. Amen? Pag natalo ka ng kalungkutan, napakahirap. Yung iba nga, it leads to depression, yung sakit. At na yung iba ay nagpapakamatay dahil sa sobrang lungkot. Amen? Alam niyo ba, mga kapatid, base doon sa aking napag-aralan, amen? Alam niyo, mga kapatid, na mas marami daw ang cases ng depression at lalong-lalo na yung pagpapakamatay sa mga mayayaman na bansa. Amen? Tulad ng ano ba yung mayayamang bansa? Alam ko, nung huling survey, alam ko, Japan. Amen? O yung mga lugar na kung saan ang tao ay talagang hindi makalabas. Amen? Alam niyo, mga kapatid, yung season daw na kung saan marami ang nagpapakamatay, nalulungkot, ay yung season na kung saan tagyelo, taglamig. Kasi hindi sila makalabas. Kasi alam niyo ba, mga kapatid, na
kapag ka tagyelo sa ibang lugar, ay napakahirap talagang lumabas. Kahit yung mga sasakyan, walang kwenta yon. Kasi puro yelo, madulas ang sasakyan. At ang tao, bago pa makalabas, ay punong-puno at ang kakapal ng kanilang mga damit. At sabi nga nila, doon daw tumataas ang rate ng depression o yung sakit na yon or humahantong sa pagpapakamatay. At mga kapatid, isa lang po ang key factor nun. Amen? Kasi ang tao, hindi makalabas, mag-isa lang siya. Amen? E, di ba sa ibang bansa naman, kapag 18 years old ka na or doon sa age na tinakda na, na adult ka na, inihihiwalay ka na. Hindi ka na kasama sa magulang. Amen? Hindi ka na sinasama sa magulang at magkakaroon ka na ng panibagong buhay. At siyempre, ang iba natira sa apartment, mag-apartment sila, at mag-isa na lang sila doon. Biruin mo, napakaswerte nga natin, alam niyo mga kapatid, dito sa Pilipinas. Amen? Dito sa Pilipinas, may anak ka na. Amen? Yung anak mo, nagkaanak na. Amen? Tapos yung anak mo na nagkaanak, pusa tuhod, kasama mo pa rin sa bahay. Amen? Kaya nga, sabi nga, yung ating close family ties dito sa Pilipinas ay napakagandang panglaban sa depression. Amen? Talagang magkakasama. Iba talaga pag magkakasama. And one factor, mga kapatid, na para yung kalungkutan mo ay mawala, it's all about yung fellowship, mga kapatid. Fellowship. Amen? Yung pagsasama-sama natin. Amen? At yun ang huwag nating pababayaan. Yung fellowship. Kahit ganito lang tayo, online lang tayo. Amen? Ay napakagandang factor yan, yung fellowship. Lalo na pag may problema ka. Amen? Lalo na pagka nasa ilalim ka ng mabigat na problema. At narinig mo na yung isa mong kapatiran, yung isa mong brother, or yung isa mong kasama sa iglesia ay nakakaranas din pala ng ganung problema. Amen? At mas matindi pa dun sa dinadanas mo. Amen? Kaya parang naiibsan yung pakaramdam na, ay, hindi pala ako nag-iisa. Mas matindi pala ang pinagdadaanan ng kapatid kong ito. Amen? Parang true fellowship, amen, lumalakas ka. Kumbaga yung kahit sa konting sandaling yon ay nababago yung pag-iisip mo na ang akala mo ay hahantong ka na doon sa pagpapakamatay, pero nung narinig mo yung sitwasyon ng kapatid mo ay mas matindi pa pala sa'yo, parang nababago ang pananaw mo. Nagkakaroon ka ng mas malawak na pangunawa doon sa sitwasyon na meron ka sa oras na ito, mga kapatid. Diba, isang magandang panglaban sa kalungkutan, mga kapatid, ay yung pagsasama-sama. Fellowship. Kaya nga, wag na wag nyong kakaligtaan. Amen? Kung ikaw ay nalulungkot o nasa ilalim ka ng problema, talagang kailangan mo ng fellowship, mga kapatid. Alam nyo, mga kapatid, may mga talagang akala natin ay yung wala nang hinahanap sa buhay. Sabihin natin, mayayamang tao. Talagang akala natin nasa kanila ng lahat. Pero all of a sudden, makakakinig ka ng kwento ng mga ganitong problema na na-encounter din pala nila, na dumadanas din sila ng matinding kalungkutan. Na kahit marami silang pera, malaki ang negosyo nila, kaya nilang bilhin kung ano man ang nais nilang makamit. Amen? Pero dumadating talaga sa point ng tao ang kalungkutan. Amen? At gusto kong ipabatid sa inyo na maswerte ka sa oras na ito. Maswerte ka dahil alam nyo kung bakit naririnig mo ang salitang ito. Amen? Naririnig mo ang paalala ng Diyos. Na sa time na ikaw ay nalulungkot, meron ka palang tatawagang Diyos na ganito pala ang dapat kong gawin sa oras na ako'y nalulungkot. Tumawag lang ako sa Diyos. Diba? Nabasa natin sa Matthew chapter 26, mga kapatid, sabi doon, nung nalulungkot si Jesus Christ, anong sinabi niya? Anong ginawa niya? Tinawag niya yung kanyang mga apostoles, yung mga kasama niya. Sabi, pumunta kayo dito, sabi, mga agpuyat kayo sa akin, samahan daw
nila si Jesus Christ. Ibig sabihin, ganung kahalaga ang pagsasama-sama, ang fellowship sa oras na talagang ikaw ay nalulungkot. Kaya nga mga kapatid, even si Jesus Christ, nakaramdam siya ng matinding kalungkutan. Amen? Talagang nalulungkot siya, lalo na nung yung time talagang alam niya na ipapapako na siya sa krus. Naramdaman niya yan. Kaya mga kapatid, hindi tayo makakaligtas sa Panginoon. Huwag mong sasabihin na hindi naman niya nadanasan ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, kaya nga siya nagkatawang tao para wala tayong may dahilan. Sasabihin ng Diyos na napagdaanan ko rin ang mga bagay na yan. Wala kayong maidadahilan sa akin. Alam ko ang ganyang pakiramdam. Amen? Ang sabi nga dun mga kapatid, kung itutuloy natin yung ating nabasa sa chapter 26 ng Mateo, sabi nga halos dugo na ang kanyang iluha, ang pumatak sa kanyang mga noo, halos dugo na. Amen? Siguro, talagang sobrang stress, sobrang pagod na pagod siya. Ikaw ba naman, malalaman mo na ipapako ka sa krus, wala ka namang pagkakamali, wala ka namang pagkakasala. Amen? Na hinuhusgahan ka. Ay, talagang nakakalungkot ang bagay na yun. Ang hirap ng bagay na yun. At kung ikaw ay isang tao na talagang alam mo naman na wala ka namang ginawang masama, bakit ganito ang ginagawa sa akin ng mga kapitbahay ko? Na feeling mo, pinagkakaisahan yata ako ng aking mga kamag-anak, na parang wala na yata akong kasama sa buhay. Yan ang mga dahilan natin minsan. Yan ang ating mga minsang shortcomings bilang tao. Yan ang naging kulang sa atin. Masyado tayong maramdamin. Ang akala natin, halos lahat ng mga tao na kapaligid sa atin, kaaway natin. Inaapi-api tayo. Tandaan nyo mga kapatid. Amen? Hindi papayag ang Diyos. Kaya nga sabi ko, binasa natin, di ba, sa Jeremiah 29 verse 11. Sabi doon, alam ko, sabi nga, nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo. Alam ng Diyos. Wala kang maidadahilan mga kapatid. Mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan. Amen? Kapayapaan. Gusto ng Diyos, laging payapa tayo mga kapatid. Payapa ang kalooban natin. Amen? Kung ikaw ay nakakaramdam ng kalungkutan, tandaan mo itong sinabi ng Panginoon. Anong gusto ng Panginoon sa atin? Kapayapaan. Maging payapa ang pakaramdam natin. At paano mo mararamdaman ang kapayapaan? Alam mo na niyo natin mga kapatid, ang kapayapaan ay mararamdaman lang natin kung tayo ay nasa presensya ng Diyos. Amen? Payapa tayo. Amen? Hindi, sabi doon, kung itutuloy natin, hindi tungkol sa kasamaan. Amen? Sabi, upang bigyan kayo ng pag-asa. Inuulit ko mga kapatid, gusto ng Diyos, magkaroon ka ng hope, pag-asa. Hanggang sa inyong huling wakas. Pag-asa, kung ano man ang sitwasyon mo sa oras na ito. Amen? Kung ano man ang nararamdaman mo sa oras na nalulungkot ka sa sitwasyon mo ngayon, tandaan mo, gusto ng Diyos, hanggang sa iyong huling wakas, magkaroon ka ng pag-asa. Huwag mawawala ang pag-asang yan. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang salita ng Panginoon, pag-asa ang binibigay niyan sa atin. Kung nalulungkot ka sa sitwasyon mo ngayon, dahil ang dami mong problema, amen? Anong sabi dito? Pumunta ka sa church, makipag-fellowship ka. Minsan tayo, Kristiyano na. Nalulungkot ka. Minsan, anong ginagawa mo? Siyempre, ang katawan, alam nyo mga kapatid, hindi ko rin naman masisisi. Kasi kapag malungkot tayo, anong nangyayari sa atin? Diba? Ang hirap gumalaw, ang hirap kumilos, ang hirap gawin yung mga araw-araw mong ginagawa kasi nalulungkot ka. Amen? But mga kapatid, kailangan nating paglabanan ng bagay. Amen? Kung hanggat maaari, amen, sa oras na ikaw ay nalulungkot, hanggat maaari, pilitin mo, itulak mo ang sarili mo na makinig ng salita ng Diyos. Amen? Isa pang, mga kapatid, umawit ka lang sa Diyos. Umawit ka ng mga papuring awit, mga kapatid. Talagang dadating sa point na iibsa na kahit pa paano yung kalungkutan na nararamdaman. Umawit ka sa Diyos, lalo-lalo na kapag yung inaawit mo ay makakapagbigay ng pag-asa, maa-uplift ang iyong espiritu, umawit ka.
Kaya nga sabi ko nga sa inyo, mas maganda mga kapatid, na sa time na wala kang ginagawa, amen, yung okay ng lahat, makinig ka ng mga Christian song. Amen? Kasi nakakadagdag kalakasan niya. Na ibig, na, imbis na iba ang ibang bagay ang papasukin mo sa isip mo, entertain mo sa isip mo, eh makinig ka na lang ng mga papuring awit. Kung ayaw mo talaga, hindi ka na, wala ka sa mood magbasa, makinig ka na lang mga kapatid ng mga Christian song. Amen? Kasi minsan, kinakatamaran natin yung pagbabasa ng salita ng Diyos, eh yun ang salita ng Diyos, yun ang pag-asa, di ba? Kung talagang wala kang time, makinig ka na lang. Makinig ka ng salita ng mga Christian music, mga papuring awit sa ating Panginoon. Kaya napakaganda mga kapatid na habang ikaw ay nandito sa bahay mo, wala kang ginagawa, amen, hanggat maaari, patugtugin mo yung cellphone mo, amen, ikaw lang naman na nasa bahay, wala namang, as long na hindi ka nakaka-disturb doon sa iba, na hindi ka nakakabulahaw sa iba, na nagpapahinga, kumbaga, magkaroon ka ng yung time na talaga na yung para sa iyo lang, or kung ikaw lang yung mag-isa sa bahay, mas maganda. At hanggat maaari mga kapatid, wala kang yung kumbaga yung alam mo naman yung may oras kang patay na oras mga kapatid, kasi doon sa time na yon pumapasok ang mga bagay na naglalaro sa isip mo. Kaya hanggat maaari, amen, hanggat kaya mo mga kapatid, maka yung bagay na yan ay gawin mo mga kapatid, makinig ka ng salita ng Diyos or makinig ka ng mga papuring awit sa Panginoon. Dahil sa panahong yan, mga kapatid, sinisigurado ko, maiibsan ang kalungkutan na nararamdaman. Amen? Kung ikaw may nasa banig ng karamdaman at ikaw ay nalulungkot, maniwala ka, mga kapatid, nakakapagpalakas ng spirito yan. Amen? At tandaan nyo, kapag malakas ang spirito, dala niya ng katawan. Inuulit ko, mga kapatid, isa sa nagiging cause ng karamdaman ng tao ay ang kalungkutan. Amen? At kung ang tao ay masaya, oh, may way ba na magkaroon ng karamdaman ng tao? Kung masaya ka. Alam niyo, pag masaya ka kasi, dala niyan yung buong katawan mo, maano kang kumilos, energetic ang kumilos, kumbagay maaligansa, sabi nga ng iba, maaligansa kang kumilos, talagang energetic ka. Kapag masaya ka, 'di ba? Alam niyo naman 'yan mga kapatid, yung pakiramdam na masaya ka. Nadadala niyan ang sistema ng katawan. Pero kung malungkot ka, ayan. Karamdaman ang papasok sa atin. Kaya sabi ko nga sa inyo, hangga't maaari, nakababad tayo sa salita ng Diyos or nakakinig ang ating mga tainga sa mga musikang para sa Panginoon. Mga papuring awit mga kapatid. Kaya nga, ini-encourage ko kayo mga kapatid sa gabing ito. Amen. Na wag nating pababayaan ang fellowship. Amen. Wag nating pababayaan ang pagtitipon. Lalong-lalo na pagdating ng Sunday. Amen. Wag nating pababayaan. Alam niyo mga kapatid, isang magandang example sa atin. Amen. Yung pandemic, di ba sabi ko nga sa inyo, merong dahilan kung ba't nangyari ang bagay na yan. Amen. Merong dahilan ng Diyos. Oh, nasaan na tayo ngayon? Di ba dati, gustong-gusto mong pumunta sa church. Namimiss mo ang church kasi ang tagal nating online. Oh, ngayon, binigyan ka na ng pagkakataon ng Panginoon. No limits. Although, sabi nga, new normal tayo, pero pwede nang dumalo. Pwede nang maka-attend ang lahat na dati yan ang pinagdadramang bukid mo. Gustong gusto ko makapunta sa church. Eh nung nag-open ang church, tingnan natin kung makakarating ka. Na sinasabi pa ng iba na para kasing hindi ako makapagpuri ng ayos kapag nasa bahay ako. O ngayon, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakatao. Kaya nga sabi ko nga sa inyo mga kapatid, pansamantala lang ang mga bagay. Yang kalungkutan na nararamdaman mo, pansamantala lang yan.
matatapos din yan. Kung anumang problema na meron ka, matatapos din yan. Amen? Matatapos din ang mga bagay na yan. Amen? Huwag kang masyadong i-magnify yung mga karamdaman na yan, yung kalungkutan na yan. Magwawakas din yan. Matatapos din yan. Amen? Huwag mong masyadong sabihin, magkawawain ng sarili mo, mag-self-pity ka, dahil hindi bagay yan sa isang Christian. Sabi nga, ang salita ng Diyos, binibigyan tayo niyan. Ang ibinibigay niyan, isang magandang dulot sa atin niyan, ay pag-asa. Pag-asa. Kaya sa oras na ito, asahan mo na may Diyos na nandyan lang. Sabi nga, isang dasal lang ang lapit natin sa kanya. Amen. Alam niya, mga kapatid. Inuulit ko, mga kapatid, sa Jeremiah chapter 29, verse 11. Sabi ng Diyos, sapagkat nalalaman daw niya ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo. Ano yun? Yung tungkol daw sa kapayapaan. Amen. Kapayapaan, yung kapanatagan ng ating kalooban. At hindi tungkol sa kasamaan. Amen. Walang masama na, sabi ko nga sa inyo, walang masamang ginawa ang Diyos sa atin. Walang masama. Lahat, yan ay nakaplano. Lahat, yan ay sa ikatututo ng bawat isa sa atin. Mga kapatid, may itinuturo lang ang Panginoon sa atin. May ibinibigay lang mensahe ang Diyos sa atin. At hindi magtatagal yan. Malapit din yan. Akala natin, hindi na matatapos tong pandemic na ito. Pero malapit na. Malapit na. At kung ano man ang gusto ng Diyos, at kung ano man ang plano ng Panginoon, bahala ang Diyos. Sabi ko nga sa inyo, Diyos ang nagbigay, Diyos ang kukuha. At sabi ko nga sa inyo, muli kong ipinihahayag sa inyo, hindi nagbibigay ang Diyos ng hindi natin kaya. Kapag dumating yan, kaya natin yan. Kaya natin yan. Amen? Yung iba nga dati, nagdadramang bukid na nawalan ng trabaho, ilang buwan, 3 months, hindi nakasweldo, hindi na, saan paano na kami kakain, namamatay na kami ng ganito. Oh, nasaan ba kayo ngayon? Buhay pa kayo hanggang ngayon. Amen. At yung iba nga sa atin dito, naglalakihan, nagtatabaan. Sabihin ng iba, mamamatay ako sa gutom. May nabalitaan na ba kayong namatay sa gutom? Amen. Di ba wala? Kaya nga, tandaan natin mga kapatid, na think positive. Positive. It's all in the mind. Amen. Kung ano ang nasa isip. Kaya nga bantayan mo kung ano yung lumalabas sa bibig mo, kasi kung ano lumalabas sa bibig, yan ang laman ng isip. Kaya nga puro, kung puro pagrereklamo, amen, kung puro pagrereklamo ang yung binibitawan sa bibig mo, ay mangyayari yan. Mangyayari ang mga bagay niyan. At ayaw ng Diyos yan. Kaya nga, bantayan mo kung ano yung lumalabas sa bibig mo. Sabi nga ng iba, preno-preno, bumusina ka naman. Huwag padalos-dalos sa kung anong sinasalita ng bibig mo at lumalabas sa salita dyan. Amen? Kailangan nating maging matalino sa oras na ito. Binibigyan tayo ng wisdom ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. At bilang Kristiyano, amen? Bilang anak ng Diyos. Anak tayo ng Diyos. Amen? Huwag mo sabihin na ikaw lang ang anak ng Diyos. Lahat tayo anak ng Diyos. Eh paano po yung iba, paano po yung mga hindi natin kapananampalataya, hindi natin kasama sa sektang to? Anak din sila ng Diyos. Lahat tayo anak ng Diyos. Amen. Pinasisikat ng Diyos ang araw sa mabuti at masama. At huwag mong sasabihin ikaw lang mabuti dahil wala akong mabuti sa atin. Amen. Amen. Lahat masama tayo. Diyos lang ang mabuti. Amen? Huwag mong sasabihin na, ay, hindi ako sasama dito kasi masasamang tao ang mga yan. Alam niyo mga kapatid, hindi sila masasama. Walang ginawang pangit ang Diyos.
Alam niyo kung sinong gumagawa ng masama? Kaaway. Nilalason niya ang isipan ng tao. Amen. Maaring sila lang ay naging biktima kaya nalason ng kanilang isipan. Pero nawa, mga kapatid, huwag naman tayo ding magpalason sa kaaway. Anak tayo ng Diyos eh. Kaya nga nakakarinig ka ng salita ng Panginoon para mabago ang isip, ang iyong pananaw sa buhay na ito. Maswerte ka, kapatid, kung narinig mo ang salitang ito. Maswerte tayo dahil narinig mo ang paalalang ito. Ang gusto ng Diyos ay sa ikabubuti natin, sa ikatututo natin. Jeremiah 29 verse 11, sabi nga, yung hindi sa kasamaan, ha? Sabi ng Diyos, bigyan tayo ng pag-asa. Pag-asa. Hope sa inyong huling wakas. Hanggang sa huling sandali ng buhay, magkaroon ka ng pag-asa. Hope. Na kung ikaw may mawawala sa mundong ito, alam mo kung saan ka pupunta. Alam mo kung saan ka dadalhin ng pananampalataya. At alam mo na anak ka ng Diyos. Magandang gabi po sa ating lahat. At ibinabalik ko po ang buong pagkakataon sa ating Pastor. Pastor, salamat po. Praise the Lord. Napakaganda po ng ating napakinggan at marami po tayong natutunan. Amen. Ang kukulangan natin, mga kapatid, kaya po siguro tayo ay inaatake ng kapanglawan, ay pakikisama. Fellowship. Yun po, mga kapatid. Yun ang ating kulang sa atin pong ginagawa sa buhay na ito. Amen. Ang mga chismosa nga, di ba? O mga chismosa, tuwan-tuwa sila pagka kausap nilang kapwa nila chismosa. Kasi marami silang nakukuhang mga kasiraan at chismis ng ibang tao. Tayo, mga kapatid, sa totoo lang, ang marahil kaya po tayo ay namamanglaw sa Espiritu ay dahil po sa pakikisama natin kulang sa Panginoon. At alam niyo po, ang Diyos, hinahanap niya po yun. Hinahanap niyang makisama sa atin. Sapagkat ang Panginoon nalulungkot ng kanyang mga anak, mga kapatid, ay nawawala na ng oras. Amen para sa kanya. Kaya po, yun po ang akin pong natutunan sa gabing ito. Amen. If we have fellowship with one another, if we have fellowship with the Lord, amen. Ang sabi nga, makapatid, we will not suffer sorrow and we will not, makapatid, pass on the exceeding sorrowful. Ang ating Panginoon, hallelujah, kanya pong niyaya, kanya po, makapatid, tinawag kanya mga alagad, samahan niyo ako. Kaya nung nakita niya ng kanyang mga alagad na tutulog at hindi siya sinasamahan sa pananalangin. Ayan. Yan po hinahanap ng Panginoon. Na tayo ay magsama-sama sa panalangin. At makisama sa kanya sa pananalangin. Hallelujah. Sa gabi pong ito, nawa po ay inabot tayo ng salita ng Diyos. Amen. Na ang atin pong sarili ay sadyain nating, amen, ipakisama sa panalangin sapagkat ang Panginoon po ay nauuhaw at nalulungkot kapag ang anak niya, ang isang anak niya ay hindi hinahanap makisama sa panalangin. Napakaganda, mga kapatid, ng napakinggan natin. Salamat, Brother Nel. Amen. For being used of God. Sa gabi nito ay nawa yun na ang, yun, mga kapatid, ang kurot na nararamdaman natin sa ating mga puso. Malaki po ang pagkukulang natin sapagkat tayo po ay hindi natin hinahanap, amen, ang kusang makisama sa Panginoon. Ang mga alagad nga niya, isang oras lang. Dalawang beses niyang sinaway ang kanyang mga alagad. At to ikatlong beses, hindi na niya sila napigilan, ay bahala nga kayo, mga tulog na nga kayo. Sabi ng Panginoon, mga kapatid. Tayo, mga kapatid, hallelujah, Panginoon, marahil nakikita, natutulog na espiritu natin. Kaya ang Diyos po'y naghahanap ng kasama. Naghahanap ng kasamang manalangin. Amen. Manalangin kahit isang oras lang daw, sabi niya sa alagad. Pero tayo, hindi lang natin isang oras ibinibigay sa ibang bagay ang atin pong pakikisama. Sa gabing ito, nawa po ay ibigay natin sa Panginoon ang lubos na makisama sa atin pong panalangin. Sapagkat kung sama-sama, kayang-kaya. Amen.
Yan po ang pinaka pinakadahilan at pinaka amen starting point ng mga alagad. Kaya po ang iglesia po ipinanganak doon sa araw ng Pentecostes. Dahil po they are all in one accord. They are all in one accord. They are having fellowship with God and with one another. Amen. So for tonight, hallelujah. Nawa ay sadyain natin na atin pong hindi lang ibilang kundi isama natin ang sarili natin sa panalangin sapagkat napakahalaga po at malaki po ang kapangyarihang nagagawa kapag ang atin pong sarili sinasadya nating isama. Amen. Sa atin pong panalangin. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Amen. At marami nawa tayong natutunan sa napakinggan natin sa lingkod ng Diyos na ginamit sa atin sa gabing ito. Hallelujah. At ang panalangin po ang pinakahinahanap ng Diyos. Nasamahan natin siya sapagkat, hallelujah, alam nyo ang tunay po mga kapatid na hangarin ng Diyos sa iglesia. Ang iglesia po ay maging, hallelujah, sabi nga ay hindi lang karwahe kundi isa pong daong ng Panginoon upang mga kapatid tayo po itawid sa kabilang dako. Itawid tayong sama-sama doon sa buhay na walang hanggan. Praise God. Hallelujah. Awit po tayo muli sa Panginoon as I call Sister Kim and Brother EJ. Bago po tayo manalangin ng pangkalahatan, tayo po ay magbibigay muna ng papuri sa Panginoon. Atin po munang idarang sa pamamagitan ng awit sa Espiritu ng Panginoon ang atin po makapatid sarili upang hallelujah, magamit tayo ng Panginoon ngayon sa ministeryo ng panalangin. I would like to request, prayer request, mga kapatid, kay Sister Maricel Calzon. Hindi ko na po alam po ano po nangyari sa kanya sapagkat kanina po umaga ay naoperahan na siya. Amen. At ganyan din po mga kapatid sa pinsan ni Sister Nina na ngayon po nasa ICU. Si, ano pangalan niya? Carmelita. Hipolito. Yan. Carmelita Hipolito. Amen. At sa mga sandali pong ito ay dito po sa tabi namin namatay po yung asawa ng pinsan ni Sister Nina na high blood po siya, mga kapatid, at na-stroke. Amen. Marami pong may sakit ngayon, mga kapatid. Hallelujah. Sino pa ba yung ating... Okay. Nanay ni Brother Cesar. Nanay po ni Brother Cesar, si Tia Nati. Siya raw po ay nasa ICU din. Kaya please let us unite our prayers. And also mga kapatid, this coming Monday po, si Sister Nina po ay magra-rapid test. Magra-rapid test po. Dahil on Tuesday po, operahan siya. Kaya po, pakisama po sa panalangin na ang rapid test na sa Monday ay negative. Para po sa Tuesday ay nakaprepare siyang ooperahan, ililipat po yung pistula sa kanyang braso, mga kapatid. Pakisama po sa prayers. At may awa ang Diyos, mga kapatid. O so isama po natin sa panalangin ang darating po nating Sunday na tayo pong lahat ay malaya na. Malaya na, mga kapatid. At magtuloy-tuloy na po ang kalayaan nito. Sapagkat kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, naroon ang kalayaan. Amen. Nagagalak po tayo, mga kapatid, na tayo magkakasama-samang muli. At sabi nga, ang kalakasan ko ay kalakasan mo, kalakasan nating lahat. Amen. Sa Diyos po tayo magbigay ng kapurihan sapagkat naniniwala ako, anuman ang pangangailangan ng bawat isa, handa po yung dinggin ng Panginoon kung tayo po ay may pakikisama sa bawat isa. Hallelujah. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Oh God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, Ikaw ang hari ng lahat. Ikaw ang nakababatid, Panginoon, ng lahat, Panginoon, nangyayari sa ilalim ng, hallelujah, mundong ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na kami ay may Diyos na katulad mo. Alam namin buong puso, sa kaibuturan naming puso, Panginoon. Ikaw ay buhay. Ikaw, O Diyos, hallelujah, nandyan upang kami lagi mong alalayan.
at laging ang tulong mo, Panginoon. Hallelujah, hindi naglilikat, Panginoon. Lagi pong nandyan, Panginoon, hindi lumiliban, O God, hindi ka naiidlip, ni natutulog man, Panginoon. Salamat po sa gabing ito sa iyong banal na salita na kinausap mo kami ng tangi naming pagkukulang ay pakikisama sa iyo at pakikisama sa bawat isa. Hallelujah, sa gawain ng panalangin. Sa gabi pong ito, Panginoon, nilalagay namin aming mga puso para po sa mga kahilingan, Panginoon, alam namin, O Diyos, na binigay mong kabigatan, Panginoon, sa aming mga kalooban. Sa gabing ito, O Diyos, unang-una na po sa lahat, ang gawain mo, Panginoon, sa Alaminos. Alam namin, O God, ito po ay bibigyan mo ng katagumpayan, Panginoon. Hallelujah! Alam namin, O Diyos, na ikaw ay may tamang panahon upang sagutin, Panginoon, ang aming mga panalangin. Hallelujah! Para po sa iyong gawain. Kaya po, O Diyos, bigyan mo kami, O Diyos, ng kabigatan, Panginoon, na patuloy na walang patid naming dalhin sa iyo, Panginoon, ang pangangailangan po ng iyong gawain. Ang pangangailangan po, O Diyos, financially, materially, Panginoon, na sa tamang panahon at oras at pagkakataon at araw, ay muli, O Diyos, maituloy, Panginoon, hallelujah, ang pagpapatayo po ng iyong bahay panambahan. Lord, hallelujah, pagpalain mo po, Panginoon, ang gawain mo. Pagpalain mo po, O Diyos, ikaw, O God, ang maging Jehovah Jireh namin. Ikaw, O God, hallelujah, ang patuloy, Panginoon, na humanap, O God, hallelujah, ng iyong magiging bahay panambahan upang ang mga anak mo, Panginoon, magkaroon ng magandang silungan. At naniniwala kami, O Diyos, your blessing is on our way. Your blessing, Lord, is upon our reach today or tonight, Panginoon. Lord, we claim your blessings. We claim all your blessings. We claim, Lord Jesus, all your provision. Hallelujah, para po sa iyong bahay, panambahan. Ikaw, Panginoon, ang aming great provider. Ikaw ang aming Jehovah Jireh, Panginoon. Lord, we are not just feel, Panginoon. We do not just feel, O God. But we, Lord, hallelujah. We believe, Lord Jesus, ng iyong kamay, Panginoon, hindi maigsi. Upang i-provide mo, Panginoon, ang aming maliit na pangangailangan ito. Hindi po para sa aming sarili, kundi para ang pangalan mo'y itanyag, Panginoon. At para maraming kaluluwa, Panginoon. Hallelujah, ang maligtas, Panginoon, sa lugar ng Alaminos. Salamat po sa kasagutan mo. Salamat po sa mga puso ng mga anak mo. Hallelujah, na may kabigatan, Panginoon. Hallelujah, na makita through our visions. Makita, Panginoon, hallelujah, through our answers, prayers, Panginoon, na nandyan ang kasagutan mo, Panginoon, sa amin pong kahilig. We also pray sa nanay po ni Brother Cesar, na ngayon po'y naka-confined, Panginoon, sa hospital. Lord God, ikaw, O Diyos, ang siyang magbigay ng kaaliwan sa kanila. Provide mo, Panginoon, ang pangailangan nila. At higit po sa lahat, Panginoon, kagalingan po para sa nanay ni Brother Cesar na ngayon po, Panginoon, ay nasa ICU. Also, Panginoon, kay Sister Maricel Calso, huyalik karamoroha sa kimorohaya. Patuloy namin siyang dinadalangin sa iyo. Hallelujah, palakasin mo siya, Panginoon, ano man ang kanyang pinagdaanan, O Diyos. Patuloy naming dalangin, Panginoon, ang kapangyarihan mo, ang kalakasan mo, ang provision mo, Panginoon, sa kanilang pangangailangan. Ito po, O Diyos, ay malampasan nila, Panginoon. Hallelujah, na buong may pagtitiwala sa iyo. Also, we pray, Lord Jesus, kay Sister Lina, ang medication niya, Panginoon. Continue, Lord, to provide. Continue, Lord God, send your healing, O God, upon her. Ikaw, O Diyos, ang magpatibay sa kanyang pananampalataya. Lahat ng ito, O Diyos, ay asa niya sa iyo. Hallelujah, na ikaw, Panginoon, ang siyang may kapahintulutan. Kaya po, O Diyos, dinadanas at pinagdadaanan namin ang mga pagkakataong katulad dito. Also, we pray for Sister Nina sa Lunes po na kanyang antigen rapid test. Lord, iniasa namin sa iyo ang lahat. Hallelujah, na ito po'y sinagot mo na sa aming mga dalangin. She will undergo, Lord, operation of, hallelujah, praise God of, hallelujah, sa kanya pong pistola, Panginoon. Ikaw po, O Diyos, ang manguna sa loob ng dalawang oras, Panginoon.
sa amin po. Sa iyo po namin ito pinagkakatiwala. Pinanalangin na po namin ito, O Diyos, at kami naniniwala. Sinagot mo na kami ng may katagumpayan. Hallelujah. Purihin ka po, Panginoon, ganyan sa aming Sunday service. Na, O Diyos, niloob mo, Panginoon, na kami ay makapagsimba ng lahat na matagal naming inaasam, Panginoon, na kami makapagsama-samang muli sa iyong gawain, Panginoon. Hallelujah. Padala mo, O Diyos, ang revival, Panginoon, para sa iyong church. Padala mo na may kalayanan yung Espiritu, Panginoon. Hallelujah. Ikaw, O Diyos, ang manguna. Ikaw ang maitaas, Panginoon. Ikaw po, O Diyos, mabigyan ng kaluwalhatian. At awa, O God, ilagay mo sa puso namin ang excitement, ang buong kagalakan, Panginoon, di namin mamiss ang araw na ito. Kundi bagkus, Panginoon, patuloy namin bilangin ang oras, ang pagkakataon, hanggang sa dumating ang takdang Linggo, Panginoon, na kami po ay magkikita-kita sa iyong gawain. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. You are God, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po sa iyo, Panginoon, sa gabing ito. Ikaw ay nandyan lamang, alam namin, isang tawag lamang namin sa iyo. Ikaw ay tutugon at sasagot, Panginoon. Sino man po, Diyos, ang may prayer request sa gabing ito. Sino man po, Panginoon, ang nabibigat ang lubha. Hallelujah. Praise God, ay dalagi namin sa iyo, Panginoon. Amen. Ikaw, O God, ang siyang bigbigay ng kagalingan, Panginoon. Lord, we also pray for Ambons, anak po niya, Sister Janine, si Ron James, Panginoon. Nataas po namin siya sa iyo, O Diyos. Ano man ang kanyang karamdaman sa gabing ito, ibangon mo siya, Panginoon, sa kapangyarihan ng pangalan mo, sa kapangyarihan ng dugo mo, sa pagkakaisa namin ng panalangin sa gabing ito. May magagawa, O Diyos, sapagkat, O God, ayon sa iyong salita, ano man ang hingin namin sa pangalan mo ay pagkakaloob mo. Sino man sa gabing ito, Panginoon, ang may kahilingan sa iyo, nababasa mo aming mga puso, nakikita mo aming pangangailangan, sino man nakakaranas ng panglulupaypay, sino man, O Diyos, ang namamanglaw sa kanyang espiritu, sino man, Panginoon, hallelujah, ang nasa kalagitnaan, Panginoon, ng karamdaman at pagsubok sa gabi pong ito, O Diyos, abutin mo ng iyong pagpalang kamay at patunayan mo sa amin, sa kanila, Panginoon, ikaw ay Diyos na buhay na maasahan namin sa lahat ng oras at pagkakataon. Salamat po, Panginoon, sa gabi ito, sa iyong mga salita, Panginoon. Hallelujah, na nagbigay sa amin, O Diyos, ng hallelujah, panawagan, Panginoon, nang kulang sa amin ay ang pakikisama sa iyo, ang pakikisama sa iyong manalangin, Panginoon. Napakalaki ng aming mga pagkukulang, napakarami ng aming pagkakataong sinayang, Panginoon. Na ikaw ay nandyan lang maghihintay, Panginoon, na kami lumapit sa iyo at makisama sa iyo, Panginoon, ng buong puso. Kaya po sa gabing ito, salamat po sa lingkod mong ginamit. Lord, patuloy mo siyang kausapin, Panginoon. Patuloy mong palalimin ang relasyon niya sa iyo. Patuloy mong palalimin ang kanyang commitment sa iyo. Pagpalain mo ang kanyang sambahayan. Ang mga anak niya, Panginoon, sampu ng kanyang mga kapatid at ang buong pamilya ng Navares. Pagpalain mo po, Panginoon. Kasi sa bawat isa sa iyo, mga anak, hindi ko man po mabanggit, Panginoon, bawat isa. Lord, batid mo, O Diyos, hallelujah, na ang nais ng iyong lingkod, ang mga anak mo, ay lumakad, Panginoon, ng maayos, taglay ang biyaya at pagpapahala mo sa bawat buhay namin. Salamat po, Panginoon. Lord Jesus, until Lord Jesus, hallelujah on Sunday, O God, whatever activities sa mga youth, Panginoon, pagpalaan mo activities ng youth sa kanila po, Panginoon, seminar on Sunday, sa kanilang youth service, Panginoon, Lord, kilabos siya karahayan, increase mo, Panginoon, ang commitment ng mga kabataan ito, ikalaramahas, increase mo, Panginoon, ang pananampalataya nila, hallelujah, ng mga kabataan ito, Panginoon, ay magamit mo, Panginoon, O Diyos, sa pagligtas ng mga kaluluwang katulad ng mga kabataan din nila. Pagpalain mo, O Diyos, ang bawat departamento ng LM,
na hallelujah na ma-provide, Panginoon, ng kanyang pangangailangan this coming convention, Panginoon. Pwede sa mga tatay, Panginoon. Pagpalain mong Sunday School Department, ang Outreach Department, Panginoon, huwag mong makakaposyon. Huwag mong kaya maging stagnant, Panginoon, ang bawat department. Ngayon, O Diyos, na binibigyan mo kami ng laya, Panginoon. Now, oh God, hallelujah. Ganun din palayahin mo kami, Panginoon, na masunod namin ang kalooban mo na buong lakas at buong Panginoon, hallelujah, buong pagkakataon namin ibigay sa iyo ang aming mga buhay. Bless Lord Jesus, every one of your people. Pagpalain mo po, Panginoon, ang mga anak mo. Pagpalain mo, O Diyos, sa lahat ng aspeto ng pangangailangan, whether it be physically, financially, materially, and spiritually. Salamat po, Panginoon. Tinataas ka po namin. Thank you so much, Lord. Hallelujah. At nakisama ka sa amin sa gabing ito. Salamat po sa iyong salita. Salamat po, Panginoon, sa mga sandaling ito. Bigyan mo pa kami ng kauhawang manalangin sa iyo. Huwag mong hayaan, Panginoon. Hallelujah, na maging stagnant ang aming panalangin. Panginoon, kundi O Diyos, bigyan mo kami ng kauhawan na lagi kami, O Diyos, ay hallelujah, kinakalabit mong manalangin. Purihin ka, Panginoon. We bless your name. And we give you all the glory, all honor, all praise. We worship your name. All power and dominion is yours. Ito po'y aking samot dalangin sa iyong makapangyarihang pangalan. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Praise God.